Magandang araw po sa ating lahat. Meron po akong drawing na sample layout electrical plan. Sample layout electrical plan gamit ng 3-way switch. Meron po tayong 3-ways, living area, kitchen area, master's bedroom, toilet and bath, bedroom. Okay. Ito po yung sample na limbawa eh, may magnanakaw at gusto mong gulatin, i-o-on mo lang yung 3-way. Dito sa master's bedroom mo siya ilalagay yung isang 3-way para hindi ka nalalabas, para buksan mo yung isang 3-way. Yan po yung kahalagahan ng 3-way switch. Okay? May drawing symbol po dyan na ilaw, kahit ilang ilaw po ang ilagay nyo sa labas po yan ng bahay nyo. Ayan po yung sample na floor plan, bungalow. Ayan, kahit ilang ilaw po ang ilagay nyo sa labas, operated by 3-way switch. One 3-way switch, another 3-way switch dito sa living area, isang 3-way switch syempre dun sa master's bedroom. Magkakakunik po yan para just in case meron man umaaligid sa bahay nyo or magnanakaw, dito mo siya isi-switch sa master's bedroom mo. Hindi ka nalalabas, iilaw po lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung gusto mo rin isama yung living area, pwede rin sa dalawang 3-way. Lahat po ng mga ilaw na nasa labas, magkakakonek po yan. Magkakakonek. Ayan, halimbawa po, ganyan. Pupunta po yan dito sa isang 3-way switch. Kung gusto mo rin para umilaw lahat at lumiwanag ang bahay sa gabi, ayan, may pumasok ng magnanakaw, iilaw po lahat yan. Living area, kitchen area, at labas ng bahay. Paikot po yan sa labas ng bahay. Pwedeng bawat corner lang, bawat kanto ng bahay nyo, lagyan mo ng ilaw. 1, 2, 3, 4. Pwedeng apat lang yan. Nasa sa inyo na po kung anong gusto nyong design, kung ilang ilaw man. Ayan po. Ayan po yung wire na return or main line papunta sa switch na 3-way. Halimbawa eh, nagbakasyon ka, kung dumating ka ng gabi, papasok ka sa terrace, bubuksan mo yung isang 3-way.
Pagbukas mo ng three-way, iilaw lahat ng ilaw sa labas, pati living area, kitchen area. Pagbukas mo ng first three-way, halimbawa, nandiyan yung three-way, pag-switch on mo, pumasok ka, nakailaw na ang main light ng living area tsaka kitchen tsaka mga ilaw sa labas, apat man o kung ilan man. Okay, nasa sa inyo po kung anong gusto ninyong design. Kaya po may three way para pag on mo at matutulog ka na, pwede mo siyang i-off dito sa master's bedroom. Nandito po yung isang three-way. Ayan. Kumbawa, hihiga ka na. Tinamad ka nang pumunta sa living area para i-switch off lahat ng ilaw sa labas. Living area o kitchen. Dito muna siya sa three-way ng master's bedroom. I-off. Okay. Kung may magnanakaw man, dito mo rin siya i-on. Halimbawa, dito mo rin siya i-on sa master's bedroom. Hindi ka na tatayo, tatakbo, pupunta dito sa main door nyo at doon mo siya i-on. Okay? Baka nakapasok na yung magnanakaw, wag naman sana. Eh, baka magkasalubong pa kayo dito sa living area, delikado. Huwag ka nang lumabas, dito mo na lang siya i-on sa isang three-way dito sa loob ng master's bedroom. Matatakot ngayon yung magnanakaw. Hindi na siya tutuloy. Kasi lumiwanag na ang buong bahay. Parinest mo na yung three-way sa master's bedroom na switch, lumiwanag na. Hindi na siya tutuloy. Kung nasa labas man siya, hindi na siya tutuloy. Okay? Pwede mo rin namang hindi i-connect itong ilaw ng living area at kitchen. Nasa sa iyo kung anong gusto mong design. Pero kung gusto mo talaga siyang mag-alinlangan o matakot, isama mo nang umilaw itong living area, kitchen area, buong paligid ng bahay sa labas. Okay? Yan po yung kahalagahan ng three-way switch. Hindi lang po siya sa hagdan. Pwede rin po siya sa bungalow. Yung isa, location, dito sa living area. Yung isa, na three-way seats, i-location mo siya sa master's bedroom. Okay? At yung naunang drawing naman natin yon at meron tig isang one gang. Ayan, kung gusto mong maliwanag yung downlight mo, tsaka pin light mo, siyempre yung switch na yan, yung isang gang, three-way na po yun. Mayroon pong three gang, yung dalawa na spare, siya yung gagawin mong two gang para sa pin light or down light. Okay. Yung nauna lang pong drawing, guide mo lang po yun para makatipid. Hindi mo na siya gagawaan ng mahabang wire papunta sa main circuit breaker. Halimbawa, nandito circuit breaker main. Ayan. Nandiyan yung main niya. Halimbawa lang, diyan mo siya nilagay. Itutusok mo lang dun sa may isang one gang na switch. Ayan po. Kasi may spare po yan na butas.
Bali, apat po yun. Para pagpasok mo ng gabi, kung gusto mo iilaw lang yung downlight or pin light, i-switch mo lang yung separated na one gang. Kung isa or dalawa man siya. Iba po yung switch ng three-way. Okay? Kung bawa pumasok ka sa main door, sinits mo yung isang three-way, umilaw lahat sa loob at labas ng bahay. Sinits mo yung isang gang ng downlight or pin light, iilaw po yung dalawa. Or kung pinagsama, pinagsama-sama mo yung apat. Kung gusto mo laging may ilaw dito, matutulog ka na, pumasok ka na sa master's bedroom, switch off mo lang yung three-way, off lahat ng ilaw na labas, living area, tsaka kitchen. Nakailaw lang itong pin light or dim light para sabihin ng tao or kapitbahay, pag nakailaw yung down light mo or pin light, may tao sa loob. Okay? Yan po ang kahalagahan ng three-way switch. Madali lang po yan. Basta na master mo po yung drawing ng unang video natin para makatipid sa wire. Ayan. Ang bawa one gang lang yung ilaw mo, yung switch mo. Kung gusto mo siyang lagyan ng three-way, kumuha ka lang sa spare ng switch or sa junction box. Nandito dito po ang mga junction box niya. Meron pong example, may junction box dyan. Diyan ka na po mag-tap. Okay. Hanggang sa muli po. Nawa ay nakatulong para sa nagbabalak na matuto sa electrical. Panoorin niyo lang po yung naunang video natin. Meron po doon para sa simple circuit. Halimbawa magpa-practice ka muna sa isang ilaw kung paano pagganahin, gagamitan ng isang switch. Doon muna po ang umpisa. Pagkatapos nun, pag na-master mo na yun, dito ka sa three-way. Sa three-way switch. Okay? Hanggang sa muli po. Bye-bye!